video po is hindi po sa akin. Yung isa lang po yung video ko po, naiisa lang po ako. Yung iisa lang po ako na nakikita yung mukha ko, yung buong katawan ko. Oo, admitted ko po yun, ako po yun. Pero yung dalawang video po, hindi ko po yung matatanggap. And isa pa, sinabi ng amo namin sa Calbayog City na kapag paggawan kayo ng kamay o kahit ano, basta masaktan kayo, gawin nyo sa kanya. Tapos tumatak sa aming isipan kasi gagawin nga namin, di ba, sabi nila. Tapos ginawa ko, pero hindi ko sineryoso, ginawan ko ng twist para ayon. Tapos na video kasi, so katuwaan lang, pero sorry talaga kung nagawa ko yun, pero dapat hindi nyo po ako husgahan kung ano man ang ginawa ko. Dahil sa ngayon, kinakabahan ako, I'm not so na kinakabahan, pero shit, getting to my nerves. Guys, sabihin ko lang sa iyo na kung nandyan man o nakita nyo yung video, paki-delete na lang po, paki-report ng account na yun. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. I am thinking na magbigti, Charis, pero di ko magpa-curl ako dahil. Guys, tapos nagtatrabaho kami doon, wala po kaming hazard pay. Alam nyo ba yung hazard pay? Di nyo alam yun. Charing. Yung hazard pay, guys, is kapag may binabantayan kayo na may sayad or chuchu, kapag may binabantayan kayong ganun, yun yung hazard pay. Kapag paggawan kayo ng kamay at masaktan kayo, bawat sakit na mararamdaman nyo, bayad. Ganon yung hazard pay. Pagkatapos, hindi nila kami binibigyan kapag nasasaktan kami. May isang araw nga eh, pinapaliguan namin siya, tapos yung mata ko is, inan yun na, sinundot niya. Pagkatapos pagkasundot niya, namula yung mata ko, tapos sinabi namin sa amo namin na, ma'am, ano po, na sundot po yung mata ko. Sabi ng amo namin na, ay, wala yan. Yan ba yung amo, guys? Yan ba yung amo na dapat natin pagbigyan ng chuchu? Guys, promise, I'm so nervous kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero I am doing na ito yung ginagawa ko ngayon. Pumunta po kami sa police station kasi gusto ko pong makausap kung sino yung video na yun. Kasi di ko na talaga alam kung ano maging feeling ko kasi I am 16 years old, turning 17. Kung may pag-gifts kayo, bigyan nyo ako, guys. Tapos, eto, promise, ginagawa ko na lang yung best ko para maging masaya kasi promise, hindi ko na talaga kaya. Guys, tulungan nyo naman ako, guys. Huwag nyo pong gawin, huwag nyo pong sabihin na may ginagawa po akong masama. Huwag nyo pong sabihin na kahit ano, yung mamatay na sana ako, huh? Na sana makita ako ng ibang tao, napatay nila ako. Kasi, first of all, hindi nyo alam kung anong pinagdaanan namin dun. Guys, napakasakit. Pinilit ko lang na mabuhay doon ng dalawang buwan para sa pamilya ko, guys. Kasi, gigising ka ng alas 6 pagkatapos magtatrabaho ka. Tapos kapag umupo ka, papagalitan ka. Tapos papakainin ka sa may kusina. Papatulugin ka sa baba nila. Guys, yung chika ko sa mga cousins ko, guys, yung chika ko sa kanila, guys, is bongga yung pagtrato nila sa akin. Pero promise, kung kayo nang dito sa poder ko, guys, promise, aalis kayo. Tapos sinasaktan pa kayo, guys. Guys, dalang sasabihin ko sa inyo, tulungan nyo ako, guys. Tulungan nyo ako. Tapos bukas, sabi ng police, pupunta po kami sa police station alas 8 upang maayos yung problema. Thank you, guys. Please subscribe. Sisikat ako. Cherries, kamburu-buru. Ah! Bye.